Sir Nebb, tawagin niyo na lang akong Paolo. Isishare ko sana yung karanasan ko at ng ex ko noong nagsasama pa kami. Naghiwalay din kami dahil sa pagdaan ng panahon ay na-fall out of love din kami sa isa't isa. Wala nga yatang forever. May third eye yung ex ko na tawagin na lang nating Mitch. Dahil doon kaya madalas siyang makakita o makaramdam ng kababalaghan. Tanggap ko naman na hindi normal ang buhay niya at hindi na rin magiging normal ang buhay ko dahil lagi akong may kasamang nakakakita o nakakaramdam nga ng mga katatakutan. Malamang ay ikukwento o sasabihin niya sa akin ang mga yon. Pero okay lang, mahal ko eh. Nagkakilala kami ni Mitch dahil sa isang kaibigan. Nang maging kami ay nag-decide na kami na magsama sa panglimang buwan ng relasyon namin. Lumipat siya sa apartment ko dahil mas malapit yon sa workplace namin pareho. Sabi niya noong umpisa ay wala naman siyang nararamdaman na negative sa bahay dahil daw siguro sa dalawa kong alagang pusa at napaka-lively ng color combination ng pintura at mga gamit sa loob. Mahilig din akong magpatugtog kaya wala raw panahon para manahimik o manatili roon ang mga espiritu. Napansin daw kasi ni Mitch na kapag maingay o masaya sa isang lugar ay hindi yun pinamumugaran ng mga kaluluwa. E di syempre tuwang-tuwa naman ako. Nakakita at nakaramdam lang naman ng mga kababalaghan si Mitch nang may lumipat na mag-asawa sa katabi naming unit. Feeling ko talaga ay sila ang nagdala ng negativity sa mga buhay namin, pati na roon sa dalawa pang katabing unit. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila, pero noon lang talagang dumating sila ay naging misteryoso na ang mga pangyayari sa apartment namin. Itago na lang natin sila sa mga pangalang Noemi at Kyle. Noong first week pa lang nila sa apartment ay tahimik lang sila. Pero noong mga sumunod na araw at linggo ay napansin namin na may mga kalabugan sa unit nila at minsan ay pagtataas ng boses. Nang magsimula yon ay sinabi ni Mitch na hindi na niya gusto ang vibes noong dalawa. Sumang-ayon ako kasi totoo naman. Akala ko ay ang tinutukoy lang niya ay yung ingay at palaging pag-aaway noong dalawa. May mas malala pala siyang pakahulugan doon. Nanaginip ako na nag-aaway kami ni Mitch at nagkainitan kaming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang pinag-aawayan namin. Basta nagkasigawan kami. Sunod ko nang nakita ay hinampas ko siya ng kawali sa gilid ng muka. Duguan siya pero hindi yun ininda ni Mitch. Sa halip ay tumakbo siya sa lababo at kumuha ng kutsilyo at itinutok niya sa akin, sabay hinagis. Doon na ako nagising at pawis na pawis ako. Para akong napagod na hindi ko malaman kasi hinihingal pa ako. Tulog na tulog naman si Mitch. Hapon na noon kaya bumangon na rin ako para maghanda ng hapunan bago kami pumasok sa trabaho. Nung magising si Mitch ay nakasimangot siya. Nung tinanong ko kung bakit masama ang gising niya, ay kinuwento niya ang masama raw niyang panaginip. Kung ano yung napanaginipan ko, yun din ang sa kanya. Natakot kami dahil sa pagkakaparehong yun. Pero pinalampas lang namin. Pagkatapos ay pinagdasal na sana ay walang masamang ibig sabihin ang panaginip na yun. Bago kami umalis ng gabing yun ay bumili muna kami sa tindahan at tinanong kami ng tindera, ano raw bang nangyari sa kapitbahay namin? Napausisa kami ni Mitch. Tapos sabi ng tindera ay nag-away raw si Noemi at Kyle. Nagsisigawan at kalabugan talaga, kaya tumawag sila ng barangay. Nasa ospital daw yung dalawa dahil parehong sugatan. Si Noemi raw ay duguan ang ulo, habang si Kyle naman ay may saksak sa balikat. Lalo kaming kinilabutan dahil parang may ideya kami ni Mitch kung ano ang nangyari. Posible na nag-aaway silang dalawa habang natutulog kami at yung ingay nila ay napaproses ng utak namin, kaya akala namin ay kami ang nag-aaway. Hindi na bumalik sa apartment si Noemi at Kyle. Ang balita ay nagkademandahan daw yung dalawa dahil sa pagkakasakitan. Akala namin ay matatahimik na kami sa wakas.
Pero yun naman yung time na hindi na kami komportable sa bahay. Kwento ni Mitch, minsan na naliligo siya ay nakaramdam siya na may nanonood sa kanya sa banyo. Kapag nagbabanyo kasi kaming dalawa ay hindi namin sinasara ng nakalapat ang pinto. Hinahayaan naming may awang yon dahil minsan ay nagkukwentuhan pa kami. Nakasanayan na rin namin na hindi isarado kasi wala naman kaming pakialam kung makita pa namin ang nakahubad ang isa't isa. So noong naliligo nga siya ay nakaramdam siya ng mga mata na nakatingin sa kanya. Noong lumingon daw siya sa pinto ay may nakita siyang maputla at payat na mga kamay na nakahawak sa gilid noon. Hindi raw isa o dalawang kamay lang, kundi dalawang pares. Napatalikod daw siya kagad. Tapos ay tinawag niya ako. Wala naman akong kaalam-alam, kaya pinuntahan ko siya at itinulak ang pinto ng banyo. Nagmamadali na niyang tinapos ang paliligo bago sinabi sa akin ang nakita niya. Siyempre, kinilabutan na naman ako. Ako naman, Sir Nebb, ang naranasan ko roon ay nang rest day ko. Ako lang ang nasa bahay at naglalaro ng computer nang marinig kong parang may gumagalaw sa kusina. Para kasing may nagbubukas ng mga cabinet. Akala ko ay yung mga pusa ko. Pero nung i-check ko sila sa mga cat cave nila ay naroon lang sila at tahimik na nakatulala. Tumahimik lang din ako at nakiramdam. Kinabahan ako dahil baka may nakapasok sa bahay at iniisip na walang tao dahil alam na panggabi kami sa trabaho. Kinuha ko yung tubo na nakaredy sa ilalim ng kama namin at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Kumakaluskus talaga sa kusina at may naririnig pa akong tunog ng mga plastic at container na bumabagsak. Kabadong-kabado na ako dahil positive ako na ninanakawan kami. Paglabas kasi ng kwarto, Sir Nebb, ay isang diretso lang ang unit namin at makikita na ang sala, kusina hanggang banyo. Nanlamig ang buong katawan ko dahil walang ibang tao. Pero nagbubukas sara ang mga kabinet at naglalaglagan ang mga laman noon na parang may nanghahalukat na hindi ko nakikita. Hindi ako makapaniwala kasi talagang nagbabagsakan yung mga tinapay at dilata. Nabitawan ko yung tubo at nang kumalansing yon sa sahig ay tumigil din ang mga paggalaw sa kusina. Hindi ko kinayang magstay sa loob kaya lumabas ako. Nagulat pa ako nang makita ang isa naming kapitbahay na nakaupo sa terrace nila. Nagkakwentuhan kami at doon na nga namin naibahagi sa isa't isa ang mga kababalaghan na nararanasan namin. Siya pa ang nagsabi na mula noong tumira at umalis si Noemi at Kyle sa kapitbahay ay tsaka naging kakaiba ang pakiramdam nila sa paligid. Akala ko ay kami lang ni Mitch ang nakapansin noon. Isa pang napansin din namin ni Mitch ay ang pagiging balisa ng mga pusa ko. Nakatingin lang sila parati sa iisang direksyon at tataas ang mga balahibo. Pagkatapos ay tatakbo at magtatago. Pero alertong alerto pa rin yung mga itsura. May mga pagkakataon din na biglang pipikit si Mitch ng napakariin at itsurang takot na takot. Alam kong may nakikita siya pero ayaw naman niyang sabihin sa akin dahil siguradong matatakot din daw ako. Kapag ganoon na nakakakita siya ay ayaw niyang magpahawak sa akin. Baka raw kasi maipasa niya sa akin ang imahe na nakikita niya at hindi ko kayanin. Naiintindihan ko naman ang ibig niyang sabihin. Yun nga lang magparamdam lang sa akin. Natulala na ako sa takot. Paano pa kung makikita ko? Si Mitch nga na sanay nang makakita ng multo, natatakot pa. Eh ako pa na hindi sanay. Isa pa ay naisip kong mas grabe nga siguro ang nakikita niya ng time na yon. Dahil dati-rati naman ay sinasabi niya sa akin kung ano ang nakikita niya at hindi siya pumipikit ng ganon. May ilang pagkakataon pa nga na sinisigawan niya yung mga nakikita niya. Pero nang mga panahon na yon, Sir Nebb, ay talagang ilag si Mitch sa mga nakikita niya. Dahil doon ay nagpasya kaming lumipat na lang ng bahay. Sobrang bigat na kasi roon at hindi na kami komportable. Ang sabi ni Mitch
ay may palagay siyang yung negative energy ni Nanoymi ang nagdala ng kababalaghan sa apartment. Maaring hindi lang basta bayolente yung dalawa, kundi may ginagawa pa silang mas masama kagaya ng pagsamba sa demonyo. Para bang tumira lang sila doon para magkalat ng lagim at nang magtagumpay na ay tsaka sila umalis. Marami ring nakakatakot na karanasan yung mga kapitbahay namin sa apartment nang dumating at umalis doon si Nanoymi. Hindi ko lang ma-share, Boss Nebb, kasi wala akong permiso mula sa kanila. Nung lumipat na kami ay bumalik naman sa normal ang buhay namin at nawala ang mga kababalaghan. Kung ano man ang hiwagang ginawa nila Nanoymi at Kyle ay hindi na namin nalaman. Sana po ay mapansin nyo itong story ko, Sir Nebb Qerro. Ako nga pala si Ganiel, pero tawagin nyo na lang po akong Igan. May nalaman lang akong kwento sa isang malayong kamag-anak na naging dahilan para questionin ko ang katotohanan tungkol sa mga kwentong aswang. Yung malayong kamag-anak na tinutukoy ko ay parang fourth o fifth cousin ko na. Pero hindi rin ako sigurado, medyo magulo kasi yung family tree namin. Pero kamag-anak pa rin naman namin. Matanda lang sa akin ng 2 taon si Jandel at nakilala ko lang noong mag-birthday ang isa rin naming kamag-anak. Nakasama ko siya sa inuman at doon lang nalaman na kamag-anak ko rin pala siya. May malaking barberya sa bayan si Jandel at minsan na rin akong nagpagupit sa kanila. Kaya nagulat ako na kamag-anak ko pala. Biniro ko pa nga na sa susunod na magpapagupit ako ay dapat libre na. Pero joke lang naman syempre. Sa kalagitnaan ng inuman at kwentuhan ay nabanggit ni Jandel ang pagbubuntis ng misis niya. Sabi niya ay kukunin niya raw na ninong yung mga iba pang kasama sa inuman. E di syempre payag naman kami. May nakapagtanong kung ilang buwan ng buntis ang misis niya at ang sabi ni Jandel ay 6 na buwan daw. May nagsabi na mga ganoong buwan daw ang paboritong paborito ng aswang. Nagsisang-ayon kami, pero si Jandel umiling lang. Hindi raw totoo ang aswang. E di syempre, nagkaungkatan na ng kwentong aswangan. Mga sariling karanasan sa pang-aaswang at mga kwento ng ilang kakilala. May nagpatunay pa na nakakita na raw ng manananggal ng minsang ginabi ng uwi. Ang sabi ni Jandel, hindi totoong aswang ang nakikita o nararamdaman namin o ng mga kakilala namin. Maaari daw na mangkukulam yon. Nagka-interes kami sa sinabi ni Jandel, kaya naghintay kami ng paliwanag. Yung misis daw niyang si Laura ay may pinsa na nagkasakit sa baga. May TB. Ginagamot naman daw yung TB ng pinsa nito na si Kimboy. Pero hindi gumagaling. Lumalala pa nga raw lalo kapag gabi. Ubo raw ng ubo si Kimboy at hindi makatulog ng maayos dahil sa hirap ng pakiramdam at sobrang init ng katawan. Uubo raw yon at sige sa pagpapaypay ng sarili dahil walang kuryente sa bahay nila. Ang malala pa ay dahil nga nakakahawa ang TV ay mag-isa lang siya sa kwarto. Napansin na raw ni Kimboy at iba pa nitong kaanak na tuwing papalubog na ang araw ay lalong lumalala ang ubo niya. Hanggang sa nakarinig na sila ng mga kaluskos sa gilid ng kwarto niya tuwing gabi. Minsan na sobrang init na ng pakiramdam ni Kimboy ay napilitan na siyang buksan ang pintana para makapasok ang hangin. Pero hindi raw talaga nito binubuksan ang pintana kasi may hinala na nga na inaaswang siya. Noong pagbukas ng pintana ni Kimboy ay may nakita itong baboy na nagkakaykay sa lupa sa tapat ng bintana. Sa gulat daw niya ay pinalo niya ng tukod ng bintana yung baboy at nang tumakbo ito palayo ay sigaw ng babaeng nasaktan ang narinig niya. Sinarado uli ni Kimboy ang bintana at lumabas ng kwarto para sa sala na lang magpalipas ng gabi. Pero may narinig naman itong kalabog doon sa bubong. Parang may bumagsak daw na malaki. Pinagsisigawan daw ni Kimboy
at tinusok-tusok ng itak ang bubong hanggang sa may marinig itong mga pagaspas ng pakpak. Nagising na raw ang misis at anak ni Kimboy na natutulog sa ibang kwarto at tinanong siya kung bakit siya nag-iingay. Takot na takot daw ang mga anak niya sa buong gabi na yon. Naglagay na raw ng proteksyon sa buong bahay sina Kimboy, kagaya ng asin at bawang. Nang sumunod na gabi naman ay okay na sila. Sa katunayan nga raw ay mahimbing na ang tulog ni Kimboy. Ganoon na ang ginawa nila gabi-gabi para hindi na mabalikan ng aswang ang bahay nila. Naikwento raw ni na Kimboy sa isang kaibigan ang tungkol sa pang-aaswang at ang kaibigan daw na yon ay may nalalaman sa mga tinatawag na karunungan. Ang sabi raw ng kaibigan nila, na tawagin na lang nating Mar, ay hindi raw totoong inaaswang si Kimboy dahil hindi totoo ang mga aswang. Nagboluntaryo raw si Mar na gamutin si Kimboy. Nagritual-ritual ito sa bahay ni na Kimboy at may iba pang ginawa na hindi na raw alam ni Jandel. Parang napuses daw si Kimboy noon, kaya yung asawa niya ay pinatawag ang iba nilang kaanak para makatulong kay Mar. Isa sa mga natawag na yon ay si Jandel. Nakita raw niya na halos mabali ang katawan ni Kimboy dahil sa pagpupumiglas. Pero ilang daliri lang daw ang gamit ni Mar para mapigilan ito sa pagwawala. Kinausap daw ni Mar si Kimboy, pero iba ang boses na lumalabas dito. Ang sabi raw ay hindi aasenso si Kimboy at lalong maghihirap ang pamilya. Diniinan ni Mar ang sikmura ni Kimboy at lalo raw itong nagwala. Pero isang tapik lang ni Mar ay humihinto ito at umiiyak pa. Binantaan daw ni Mar na papatayin ang sinumang nakasanib kay Kimboy kung hindi nito aalisin ang sumpang binigay. Kinuskus daw ng kinuskus ni Kimboy ang buong katawan nito, lalo na ang bandang sentido, likod at dibdib. Pinapangako ito ni Mar na huwag nang guguluhin si na Kimboy bago ito pinakawalan. Sir Nebb, nang magmulat daw uli ng mga mata si Kimboy, ay tulala ito habang umiiyak. Nakita raw kasi nito ang sarili na nakagapos ng itim na sinulid at may nakapatong na isang klase ng bungo ng hayop sa dibdib. Ang sabi raw ni Mar ay bunguyo ng baboy at yon ang inaakalang aswang ni Kimboy. Hindi raw totoong inaaswang si Kimboy. Ilusyon lang daw yon na padala ng nagpaparusa sa kanya. Umubra daw ang asin na pangontra ni na Kimboy sa inaakalang aswang dahil ang asin ay natural na pangtaboy at ayaw rito ng mga alagad ng kadiliman. Ang pakay daw ng baboy na yon ay para palubhain ang karamdaman ni Kimboy hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Pero dahil nabisto na ito ay gagaling na ang may sakit. Totoo naman daw na may TB si Kimboy at dala talaga yon ng mikrobyo na kumapit sa baga niya. Pero sinamantala yon ng mangkukulam para lalo siyang parusahan. Wala raw maisip si na Kimboy kung sino ang may galit sa kanya para padalhan siya ng parusa. Wala naman daw siyang nakaaway o ang kahit na sinong miyembro ng pamilya niya. Pero ang sabi ni Mar, sadya raw may mga taong likas na ang kasamaan sa katawan at ayaw na nakikitang masaya at kontento ang kapwa. Nakikinig lang daw si Jandel sa paliwanag ni Mar at ang pinakapunto ng lahat ng sinasabi noong manggagamot ay maging madasalin at manalig sa Panginoon. Dahil kahit gaano ka pakabuting tao, basta may naiinggit o simpleng naiirita lang sa'yo, ay posible kang gawan ng masama. Parang holdapper lang daw o adik na nantitrip ng inosente. Gumaling naman daw si Kimboy at nakabalik sa pagsasaka sa bukid. Sinunod na lang nito ang payo ni Mar na mas pagtibayin ang pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga raw si Jandel ay hindi na rin naniniwala sa aswang. Maaari daw na ang mga kwentong aswang ay dahil lang din sa pangkukulam na nakukontra ng asin at panalangin.
Kung iisipin, Sir Nebb, palagay ko ay may punto ang mar na yon. Totoo naman kasi na pangontra ang asin sa halos lahat ng alagad ng kadiliman. Kahit nga yung mga palabas sa Hollywood, asin at pangalan ng Diyos din ang ginagamit nilang pangontra sa mga paranormal na kalaban. Kahit nga yung mga ibang lahi, kapag may kinatatakutang hindi nakikitang kalaban, ay tumatawag sa Diyos na pinaniniwalaan nila. Isa pa na dahilan kung bakit naniniwala ako doon kay Mar ay kung totoo ang mga aswang, bakit wala pang nahuhuli o nabibidyohan ng malinaw. Tatapusin ko ito sa pagsasabing hindi ko binabasag ang paniniwala ng ibang tao tungkol sa aswang. Ang akin lang, Sir Nebb, ako sa sarili ko ay hindi naniniwala sa kanila dahil na rin sa posibilidad na totoo ang sinasabi noong Mar. Hindi ko hinihiling na maniwala ang mga tagapakinig sa kwento ni Kimboy. Na-share ko lang naman dahil para sa akin ay interesante ito. Yun lang po, Sir Nebb. Maraming salamat po sa inyo. May ikukwento sana ako, Sir Nebb. Sana lang ay huwag mapagtawanan o mahusgahan itong kaibigan ko na nakaranas ng pangyayaring ito. By the way, ako nga pala si Jong. Isishare lang namin ng kaibigan kong si Kelly ang kwento niya. Pinatype lang niya sa akin ito dahil sa aming dalawa ay ako ang medyo mas marunong sa pagsusulat ng story. So kwento po ito ni Kelly o Norbert sa totoong buhay. Transwoman kasi si Kelly, Sir Nebb. Nakapagpa gender reassignment na si Kelly. At ngayon nga ay Kelly Dean na ang ginagamit na pangalan. Sir Nebb, may lahing Caucasian si Kelly, kaya talagang maganda siya. Noong mga bata pa kami at siya pa si Norbert, ay maraming nagkakagusto sa kanya ng mga babae dahil nga gwapo siya. Pero kahit mga bata pa kami, ay alam na niyang Kelly siya imbis na Norbert, kaya wala siyang niligawang babae. Binabarkada lang niya ang mga yon. Pagtungtong ng teenage years ay naging mas loud na ang pagiging bading ni Kelly. Nagbibihis babae na siya maliban nga lang sa school at hindi pa niya mapahaba ang buhok niya. Hindi nakapagpatuloy ng kolehiyo itong si Kelly, kaya nagtrabaho siya sa parlor ng isa niyang kaibigan. Doon ay malaya na ngang nakapag-out si Kelly. Nakapagbihis babae na siya at nagsimula ng uminom ng pills para daw maghugis babae na siya. Suportado naman siya ng parents niya, lalo na ng tatay niya, para daw kunwari ay may anak talaga itong babae. Kahit hindi sila mayaman ay tanggap naman siya ng lahat. Medyo sumirko lang ang buhay niya nang makilala niya si Maribeth. Isang customer sa parlor na parati siyang binibiro na magpakalalaki na. Sir Nebb, may gusto si Maribeth kay Kelly at obvious na obvious yon. Halos araw-araw ay nasa parlor ang babaeng yon para mabisita si Kelly. Inis na inis naman si Kelly dahil ayaw nga niyang magkaroon ng girlfriend. Sa pagkakatanda ko nga noon ay may boyfriend siya na nagtatrabaho sa isang fast food. Hanggang isang araw ay nagulat na lang kami na mag-on na raw si Kelly at Maribeth. Ang matindi pa ay magli-live-in na raw ang dalawa. Gulat na gulat talaga kami, pati mga magulang ni Kelly. Kasi naman, Sir Nebb, di hamak na mas maganda itong si Kelly kumpara kay Maribeth. Mukha kasing dugyutin yung si Maribeth. Pero ang sabi ni Kelly ay napaka maalaga naman daw nito sa kanya. Mahal na mahal daw siya at tanggap kahit na bading siya. Malaya raw siyang gawin ang gusto niya basta hindi makakasira sa relasyon nila. Mukha namang masaya at in love sila sa isa't isa, kaya hindi na kami tumutol. Kung masaya naman ang kaibigan namin, ay sino ba kami para hadlangan yun? Pati parents at pamilya ni Kelly ay pumabor na rin sa kanilang dalawa. Nagsama nga sina Kelly at Maribeth, Sir Nebb. 19 lang noon ang kaibigan ko, samantalang 26 na si Maribeth. Pareho silang nagtatrabaho. Si Kelly ay sa parlor pa rin, samantalang si Maribeth ay katulong sa isang tindahan sa palengke. Kaya lang kalaunan ay lumipat din sa palengke si Kelly. Nag-apply siya ng trabaho malapit sa pwesto ni Maribeth. Namimiss daw kasi niya agad kapag hindi nakikita. Nakakatawa sila kasi sobrang kulit ni Kelly.
parang siya yung mas nagmamahal sa kanilang dalawa. Si Maribeth naman, kitang-kita namin na talagang napaka maasikaso at maalalahanin kay Kelly. Isang araw na balitaan ko na lang na nakulong si Kelly sa salang pagnanakaw. Kumupit siya ng 3,000 piso sa benta ng tindahan kung saan siya nagtatrabaho. Nahuli siya sa CCTV, kaya wala siyang lusot. Ang dahilan ni Kelly ay buntis si Maribeth at nagkikrave ng kung ano-ano. Wala namang nangyari sa kaso niya dahil bukod sa naawa na rin sa kanya yung amo niya, eh nanikluhod din si Maribeth at ang nanay niya. Isa pa ay natakot na rin sila sa banta ng mga preso doon sa police station. Sobrang ingay daw ni Kelly. Ngawa ng ngawa at tinatawag si Maribeth. 5 araw siyang nakulong at 5 araw din siyang parang baliw sa piitan. Nasuntok na nga raw ng mga inmate dahil sa sobrang ingay, pero wala siyang pakialam. Basta Maribeth siya ng Maribeth. Nakabisita ako sa kanya kasama ang ilang kabarkada at talaga namang para siyang baliw. Hanap ng hanap kay Maribeth kahit na kaaalis lang nito. Pinalaya din siya dahil iniatras ng amo niya yung kaso. Dala ng awa at konsensya na magulpi ng husto ng mga preso si Kelly dahil nga naiinis na sa kanya. Pero syempre hindi na pinabalik sa trabaho si Kelly. Nahirapan siyang humanap ng trabaho pagkatapos nun, kaya nag-sideline na lang siya ng panggugupit ng buhok at manicure sa bahay nila. Pero kulang pa rin, kaya si Maribeth naisipang mga tulong kahit na malaki na ang tiyan. Sa kabilang bayan lang naman ang trabaho niya, pero si Kelly parang namatayan. Maya't maya ay pumupunta roon sa bahay kung saan nagtatrabaho si Maribeth para lang makita ito at makasama. Bandang huli, Sir Nebb, ay pinaalis din ng amo niya si Maribeth dahil lagi nangang nasa bahay ng mga ito si Kelly. Hirap na hirap sila sa buhay. Dumating sa puntong umuwi sa parents niya si Kelly kasi wala na silang maibayad sa renta. Dito naging kahinahinala na ang mga pangyayari. Pati pamilya ni Kelly, tinamaan din ng kamalasan. Natanggal sa trabaho ang tatay niya at nalugi ang sari-sari store ng nanay niya na mula pagkabata pa namin ay nakatayo na. Hirap na hirap sila sa pera. Doon na napaisip yung mga kakilala ni Kelly, kabilang na ako, na may dalang malas si Maribeth. Sinubukang kausapin ng mga magulang niya si Kelly tungkol sa pakikipaghiwalay kay Maribeth, pero nagalit pa ito at nagnangawa. Lumayas sila sa bahay ng mga magulang ni Kelly. Sa puntong ito ay kabuanan na ni Maribeth. Nag-aaway na sila niyan kasi literal nang naging palaboy sila. Sir Nebb walang gustong tumulong kina Kelly dahil lahat ng nagmamagandang loob na kumupkop sa kanilang dalawa ay minalas. Either nawala ng trabaho o nalugi ang negosyo. Ang ganda-ganda ni Kelly, pero nagmukha siyang matanda sa sobrang pagkahagard. Lagi siyang inaaway ni Maribeth, pero siya naman ang habol ng habol sa babaeng yun. Ngumangawa kapag iniiwan siya. Kumbinsido na kaming lahat na ginayuma ni Maribeth si Kelly. At sa palagay ko ay alam na rin ni Maribeth na may ideya kami sa ginawa niya. Kaya isang araw ay bigla na lang siyang nawala. Kabuanan na niya, pero biglang naglaho. May mga nagsabi na nakita nilang sumama sa isang may edad na babae si Maribeth at sumakay sa bus. As usual, nabaliw na naman si Kelly. Takbo rito, takbo roon sa kakahanap sa babaeng yon. Kinuha siya uli ng parents niya at kinupkop. Ilang linggo rin kaming laging bumibisita kay Kelly para pasayahin siya kasi parang magpapakamatay na ang kaibigan namin. Sirang-sira ang buhay niya dahil kay Maribeth. Ang dami pang nadamay sa kamalasan nila. Isang kaibigan namin na nakatira sa Mindoro ang kumontak para mangamusta kay Kelly dahil nabalitaan niya ang nangyari. Ang sabi ng kaibigan naming ito ay dalhin namin sa Mindoro si Kelly para maipasyal. Sagot na raw niya ang pamasahe namin. Basta maitawid lang daw ng dagat si Kelly dahil sigurado siyang oras na makatawid siya ng dagat ay mawawala ang epekto ng gayuma ni Maribeth. Sir Nebb, hindi nga nagkamali ang kaibigan naming yon.
Nagbakasyon kami sa Mindoro ng isang linggo. Isang araw ay nagising na lang si Kelly na tawa ng tawa. Akala namin natuluyan ng mabaliw. Yun pala ay nandidiri daw siya sa ilang taon nilang pagsasama ni Maribeth. Mura siya ng mura noon dahil hindi raw niya malaman kung paano siyang napilit na buntisin ito. Tawanan kami ng tawanan, lalo na noong inaalala niya yung mga sweet moments nila. Diring-diri talaga siya at inis na inis dahil sa grabing kahihiyan na nangyari sa kanya. Nagnakaw siya, nakulong at naging palaboy para lang sa taong never daw niyang mamahalin. Nakakamangha, Sir Nebb. Ganun pala ang pangontra sa Gayuma. Dapat ay palalayuin at itatawid ng dagat ang Ginayuma. Pagbalik namin ng Maynila ay isa-isang pinuntahan ni Kelly yung mga nadamay pa sa kamalasan nila ni Maribeth at nagsorry siya. Sabi ng kaibigan namin, ang kamalasang yon ay dala ni Maribeth dahil sa ginawa nitong panggagayuma. Kumbaga, kapalit ng pagmamahal ni Kelly ay kamalasan ng lahat ng mapapalapit sa kanilang dalawa. Sa ngayon, Sir Nebb, ay masaya na si Kelly kasama ng asawa niyang Italiano. Wala na kaming balita kay Maribeth o sa anak nila. Pero si Kelly, Sir Nebb, kahit na yumaman ay hindi pa rin nakalimot. Palagi pa rin siyang nandyan sa aming mga naging kaibigan niya. Mga kapasta, favor naman po, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa mga side channels ko. Ito po yung Shadow Weavers, Gintong Pahina at Araw na Itim. Sa Shadow Weavers, narrator natin dyan si Miss Yana. Dito naman sa Gintong Pahina, nagnanarrate ako ng mga Tagalog fairy tales, mga kwentong kapupulutan ng aral na sinulat ng mga writers natin. At syempre yung Araw na Itim. Dito natin ginagawa ng animation yung mga horror stories natin. Muli po mga kapasta, sana po makapag-subscribe kayo. Shadow Weavers, Gintong Pahina at Araw na Itim. Maraming salamat po mga kapasta, magandang gabi po sa inyo.